Hello, welcome back. So for today's video is another video tutorial naman ang ituturo ko. So ang design natin for today ay isang alternate color rose fold on top. So una-una ay gagawa lang tayo ng ating knife pleats or running pleats. Para makatipid tayo, gagawa tayo ng running pleats. So 4x2 ang edge ng ating running pleats. Then magma-marking tayo ng ating sa ating top of the table para sa ating rose fold. So, i-divide natin yung ating marking para sa ating mga rose fold. So, ayan. So, ang size ng inches ng ating mga spacing sa ating rose fold ay nasa 2 inches. So, i-divide mo lang para maging sakto yung pag-divide mo sa every color. So, ayan. Gagawa na tayo ng ating rose fold. So, yung gagamitin nating tela ay hati pa rin. Ayan. So, pwede rin yung whole na tela ang gagamitin nyo kung mahaba. Kung maiksi naman yung tela nyo, pwede nyo hatiin. Example, meron kayong 6 yards. Pwede nyo hatiin yan para maging 12 yards yung tela nyo. Kung meron naman kayong 3 to 4 yards, kung hahatiin nyo, magiging 6 to 8 yards. Ayan. So, ipo-fold lang natin yung ating tela. Ayan, para ipipin na natin dun sa ating top cover para sa ating rose fold. So, ayan. So, dapat yung nakagupit na tela, dapat sa ilalim natin. So, yung malinis na sa taas yung malinis. So, sa ilalim yung nakagupit. Ayan. So, yung papunta tayo dito sa dapat pagpin mo ay papuntang yung dulo papuntang kanan. Ayan. So, ayusin lang natin pag-fold. Then, ipipin na natin siya sa ating top cover. I-zoom lang natin para makita nyo kung paano siya ipipin. Ayan. So, pag-pin mo sa tela natin na naka-fold, ipin natin dun sa top cover natin. Ayan. Siksik mo. Then, itagos natin sa ating knife pleats at pagbalik kasama na yung finold natin na tela para sa ating rose fold. Ayan. Para hindi na siya madaling matanggal. Nilagyan natin ng space or mataas yung space para mas makatipid tayo sa tela. Kasi pag dikit-dikit din, yung masyadong dikit is mabilis matanggal yung ating mga rose fold. Dapat medyo meron tayong 1 inch to 2 inch na space. Ayan. So, ipo-fold na natin yung ating tela. So, gagawa na tayo ng mga folds dito. So, ang size natin ay 7 inches. Ayan. So, tansyado ko na yung aking 7 inches. Isang dangkal at dalawang inch na indadagdag. So, naging 7 inches na yan. So, ayan. Ipipin na natin siya doon sa ating second marking. Ayan. Para maging one fold na siya. Ayan. So, one fold na yun. So, next, doon naman tayo sa ating next na marking magpin para maging 2 folds na yung ating rose fold. Ayan. Ganyan lang gagawa ng ating mga folds para sa ating rose fold. Ayan. So, 2 inches yung space para makatipid tayo sa tela. So, bali, dito sa first set natin ay 6 folds dahil sobra ng isa kada side sa left and right, sobra sila ng isa. At sa the rest naman ay tigpa 5 folds lang. So, ang next natin gagawin, yung dulo ng ating last fold ay ilagay lang natin dun sa taas ng ating table para nasa likod siya at ipapatong natin itong ating pangalawang kulay, yung maroon, ayan. So, ipipin mo lang siya, i-coconnect mo lang dun sa pinaka-last na folds natin. So, ganyan. So, ipipinan natin. Ayan. So, gagawa ka naman dito ng 5 folds. Dahil tigpa 5 folds talaga, kaso sobra ng tag-iisang fold sa left and right na yung first set at last set. Continue lang natin paggawa ng folds dito sa ating maroon sa second set natin. Ayan. So, magkaroon siya ng 5 fold dito. So, ang next natin, ipo-fold na natin, ayusin na natin yung excess na tela dito sa ating first set. So, dyan lang siya sa likod ng ating
second set, ayan, ipipin mo lang siya dyan. Ayan, so iaakyat din natin yung maroon na tela dahil yung white naman yung gagawin nating pang rose fold. So, ipipin lang natin muna yung ating white na tela. So, i-coconnect mo na siya. Siya naman yung ating gagamitin para sa alternate na kulay niya. Ayan. So, i-adjust mo na lang yung size niya. Iparehas mo siya doon sa naunang mga finolds mo. Para hindi ka na magdangkal-dangkal. So, i-ano mo na lang siya, adjust-adjust. Para magkapareha sila. So, ayan, continue lang natin yung 5 folds na white. So, pagkatapos ng white, yung red naman. Ayan, salit-salitan lang sila, guys. Ganyan lang kadali gumawa ng alternate color rose fold on top. So, sa mga bago pa lang dito, guys, pwede nyo bisitahin yung aking YouTube channel. I-support, pakisupport na rin mga ka-DIY. Please like, subscribe, at hit the notification bell para lagi kayong updated. Mas marami kayong makikitang mga table skirting design dyan. Marami kayong mapagpipilian sa ating playlist dyan sa ating YouTube channel. So, huwag nyo rin kalimutan isuwertahan, isubscribe. Maraming salamat. So, next na natin gagawin is, pagkatapos ng white, so yung maroon na naman na tela yung ating i-coconnect, ayan. Siya naman yung ating gagamitin. So, ipipin lang natin siya para hindi siya matanggal, ayan. So, salit-salitan lang yung color natin, ayan, ganyan. So, pa-ekes-ekes lang yung pag-change ng color natin. So, ganyan lang kadali. So, ang next natin gagawin ay ibuka na natin sila dahil tapos na natin nagawa lahat yung ating mga rose fold on top. So, ibubuka na natin sila. Para naman sa tablecloth nating nagamit, yung ating base na knife pleats or running pleats ay nasa 5 yards lang lahat dahil nakatipid tayo sa 2 meters of table, 5 yards yung nagamit natin. Then, itong ating cream white ay nasa 7 yards at ito namang maroon ay nasa 6 yards lang. Napakasimple lang at eleganteng tingnan. Try nyo din itong ating design na to. Kung meron kayong mga katanungan, guys, huwag kayong mahiyang mag-comment. Kung meron kayong suggestion or request na color combination or request na design na gusto nyo ipagawa, so, i-comment nyo lang yan. Huwag kayong mahiya para magawa natin siya ng video tutorial. Ayan. So, ito na mga ka-DIY yung ating result ng ating rose fold on top, alternate color. Ayan, meron siyang cream white, maroon, and cream white. So, ganyan ka-easy. Sana nasundan nyo. Kung meron kayong katanungan, i-comment nyo lang yan kung may suggestion kayo. At huwag kalimutan, i-subscribe ang ating YouTube channel at i-follow itong ating Facebook page at i-share itong ating mga videos para mas marami pa tayong matulungan ng mga tao na gustong matuto. Marami pang makanood ng ating mga video para matuto sila, lalo-lalo ng mga beginners, sa mga gustong magtayo ng mga small business, mga catering, ayan. Mas marami silang matutunan. Please share this video, mga ka-DIY. Maraming salamat sa inyo. See you on next upload. Huwag kalimutan i-follow at i-share. Thank you so much and God bless everyone.